po ang lahat. Rihit ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Hesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang umaga po, mga kapatid. Ating ipinagdiriwa ngayon sa buong simbahan ang paggunita kay San Buenaventura, isang Pransiskano at kilala sa pagiging doktor o dalubhasa sa pananampalataya. Bisperas din po ngayon ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Carmel na ipagdiriwang naman natin bukas sa kanyang kapistahan. Pagdasal po natin ang kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay, ang lahat ng mga naghahanap buhay sa lansangan, ang walang mga tirahan, lalong-lalo na ngayong tag-ulan, ang apektado ng bagyong si Dodong, ang lahat nating mga intensyon, ang kagalingan ng mga may sakit, at ang lahat ng ating mga hangarin, plano, at mga taong ipinagdarasal sa misang ito. Kasama po natin si Father Sunny ng Lumban, Laguna, sa pagdiriwang na ito. At kaisa ng lahat ng mga mananampalataya at deboto ng Mahal na Poong Hesus Nazareno, hingin natin sa Kanya ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon'y papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephrong Heteo. Ang libing ang iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyo ni Abraham
at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sara. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca, at doon rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nung mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago mamatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ganiwa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos na ating ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kaming mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan at dahil do'y naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Iniabot pa niya ang mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahanghanghangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanya paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
Kristo ay kapalarang totoo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul, lalo na nilang alimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan. Ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi mauhulog sa lupa kung hindi kaluban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagsisimula ng weekend sa pagdalo sa ating banal na misa dito sa Quiapo, ang dambana, pambansang dambana ng ating poong Jesus Nazareno. Ito ho'y kamakailan lamang na pagdesisyonan, mag-iisang linggo na po bukas, that the Quiapo Church, known to be the Basilica Minor of the Black Nazarene, is at the same time raised or elevated to the National Shrine status. Kaya hindi lang po ito dambana o Basilica Minor ng Poong Jesus Nazareno. Ang Quiapo Church, ang parokya ni San Juan Bautista ay pambansang dambana rin ng ating mahal na Poong Nazareno. Kaya marami pong salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa ngayon. Isa po sa mga masasabi ho nating makulay at madugong ugnayan sa ating buhay ay ang buhay mag-anak, buhay pamilya, the family life. At pag sinabi hong buhay pamilya, hindi lang naman po yung buong pamilya, kundi kasama na rin po yung buong angkan. Yung buong angkan na marami ho ang involved, no? Hindi lang ang mag-asawa, hindi lang ang magkakapatid, hindi lang ang mga anak, kundi lalo na, ko, na po kapag ang mga anak ay nagkanya-kanya na, nag-asa-asawa, lumalaki ang pamilya. At dahil sa paglaki ng pamilya, o kahit sa simula pa lang, the family nucleus as it is, parents and the children, hindi ho laging perpekto ang ugnayan.
It will never be that perfect. There is no such a perfect family. Well, siguro ho meron exceptional, the Holy Family. Pero ho, yung ating pamilyang kinabibilangan o pamilyang ating alam, kilala, eh lagi hong mayroong kapintasan, laging mayroong abirya, at laging mayroong problema. Ito ho ang isa sa mga naging concerns ng mga magkakapatid nang ang kanilang ama, si Jacob, ay pumanaw na. Paano na tayo ngayon? Hawak na ni Jose ang buhay natin. Tayong lahat na nagsanib puwersa na ipinahamak siya nung maliliit pa tayong lahat. Alam niyo naman ho ang kwento ng unang pagbasa na isang linggo ho nating pinagninilayan ngayon, next Monday, iba na. Kaya't maganda hong dito natin ituon ang ating pansin na dumating ang pagkakataon, nagkasama-sama silang lahat, si Jose, ang kanyang ama at ang magkakapatid, damay at dala ang buong angkan ni Jacob sa Ehipto. At ito na nga ho ang pinakamalungkot na pangyayari, ang pagpanaw ni Jacob. Na ikinalungkot ni Jose dahil ang amang matagal niyang di nakita, di nakasama, ay malapit ng pumanaw. At least nakapag nagkita silang muli. Ngunit ang mga kapatid nila, kapatid ni Jose, ay takot na takot, sisingilin na tayo, pagbabayarin na tayo ni Jose. Ngayong patay na ang ating ama, ano kayang gagawin niya sa atin? Ang lahat nilang akala ay pinatunayan ni Jose mali. Sa halip na takot at pangamba ang mangibabaw sa magkakapatid, ang lahat ng ito ay pinalitan niya, pinuno niya ng katiyakan at kasiguraduhan. Kung sila'y lumapit kay Jose ng buong pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran sa lahat ng pagmamalupit, pagtatakwil, at pag-aabuso nilang ginawa kay Jose. Si Jose naman ngayon, sinusuklian at tinutumbasan ito ng katiyakan na wala kayong dapat ipag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Kaya nga, ito ang narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis na tiniyak ni Jose na habang siya'y buhay at kahit siya'y mamatay na, ang mga Israelita, ang kanyang mga kapatid, dadami sa Ehipto at mangingibabaw ang magandang buhay nang hindi niya sila sisingilin, hindi niya sila susumbatan, hindi niya sila pagbabayarin. Pero napakaganda ng sinabi ni Jose na sa oras na kayo'y makabalik at ilabas ng Panginoon sa Ehipto, isasama ninyo ang mga labi ko. Sa akin, no, that is very meaningful. Ayaw ni Jose na maiwan sa Ehipto. Kung yung kanyang ama, si Jacob, sabing, binagbilin, pag ako namatay, isama mo ako sa libingan ng ating angkan. Nais kong humimlay sa piling nila, kasama nila. At tiyak yun ang nagbigay kaisipan kay Jose na kung siya naman ang papanaw, hindi niya ihihiwalay ang sarili saan man nandoon ang kanyang mga kapatid at ang kanyang angkan. Kaya yun ang bili ni Jose na sa oras na ako'y mamatay, dadalhin ninyo saan man kayo papunta, maparoon ang aking mga labi. Nung binasa ko ito at pinagnilayan, I started to ask myself, natagpuan na ba ang mga labi ni Jose? Kasi ang sabi, it must have been mummified. Ito ho'y siya'y tinuring na Ehipsyo. At tiyak ang kanyang pagpanaw sa ritual ng mga Ehipto, ng mga Ehipsyo. So has his remains been found? Well, we do not know. Hindi ho natin alam. Baka nga hindi ho makita kasi tinupad ng mga kapatid ang habilin niya na isasama niyo ako sa paglisan ninyo
sa Ehipto. Now, isang tanong na naman na naglaro sa aking isip. Nang sila'y ilabas ni Moises mula sa Ehipto, dala-dala ba nila ang mga labi ni Jose? That's another thing to reflect on. Sundan ho natin ang mga susunod na kabanata. Yan ho ang mga susunod na mga basahin para sa unang pagbasa sa mga susunod pang linggo. Ang pagdami ng mga Israel, ang pamumuno ni Moises hanggang sa ilabas niya ang mga kapwa Israel mula sa Ehipto papuntang lupang pangako. Now, ano hong napakagandang mensahe nito para sa atin? Ngayon pa lang ho, naiiyak na ako. Kasi ho, pamilya ang nakasalalay. At di ho natin maiwasan na pagpamilya ang pinag-usapan, marami ho tayong dapat isaalang-alang. Ano ang iisipin ng ating mga magulang? Paano ba makikibagay sa mga kapatid? Paano isaasaalang-alang ang tungkulin sa mga kapatid, pamangkin, mga apo? Kung tutusin, no, mas madali pang makipag-ugnayan sa ibang tao. No? Kasi we choose them. No? Pinipili natin yung ating kakaibiganin. Pero consequently, wag mong kakalimutan, much as we choose our friends, they can also reject us. Dali lang ho i-unblock ang kaibigan ngayon, di ba? No? Madali hong mamili ng kaibigan, pero napakadali ring ilaglag ng mga kaibigan. Pero ang pamilya, hindi ho pinipili. Hindi pinipili. Ang Diyos ang nagpasya at ang Diyos ang pumili kung sino ang ating magiging mga magulang, sino ang ating magiging mga kapatid, saan tayong angkan mapapabilang, kung kaya't sila ay regalo ng Diyos sa atin at tayo ay regalo din ng Diyos sa ating mga magulang at kapatid. We in the family are all God's gift to each other. Siguro sasabihin nyo, ang sama naman ni Lord, ba't ako binigyan ng ganitong klaseng regalo? Diba? Wala akong perpektong magulang, walang perpektong mga anak, walang perpektong mga kapatid. Kaya nga ho, we resort to pipili na lang ako ng iba. Yung kakaibiganin ko, alam kong di katulad ng nanay at tatay ko, kakaiba, mas matino pa sa kapatid ko. Yan ho ang gusto natin. Kaya lang, hindi ba natin pwedeng igalang at mahalin din ang pinili ng Diyos para sa atin? Ito ang ginawa ni Jose sa unang pagbasa. Na kahit siya'y pinagtulong-tulungan ng kanyang mga kapatid, inilayo, inihiwalay, at pinalabas na patay na, palayo sa kanyang ama, sa kanyang mga magulang, palayo sa kanila. Sa katapusan, pinaira ni Jose ang pagpapatawad at pinuno ang lahat ng mga pagkukulang sa pagsisikap na mabuo silang muli bilang isang angkan. Na sana, hindi lang po si Jose sa unang pagbasa, kundi tayo rin. Kakalimutan natin. Move on na. Di tayo magbibilang, di natin lilista, di natin tatandaan, namumuro ka na, nakailang beses ka na. Natatandaan mo nung bata tayo? Pag ganyan ho ang mga salita, nako, parang walang katapusang sumbata nito. Pero kay Jose, wala. Lahat ng yon ay kanyang kinalimutan at isinantabi. At inisip niya, paano ko iingatan at tutulungan ng aking mga kapatid sa karangalan ng aking ama. At tigit sa lahat, sa karangalan ng aming iisang Panginoong sinasamba. Kaya ngayon ho, I leave that to all of you. Pagsikapan ho natin, tanungin natin ang ating mga sarili, anong magagawa kong maganda para sa aking pamilya? Huwag na ho natin silang singilin, hanapan na ano bang dapat niyang ginawa
siyang panganay, siyang mayaman, siya ang paborito. Wala na hong ganun, kalimutan na yan. Kundi personal, tanungin ho natin ang ating mga sarili. Ano ang maaari kong gawin upang manatiling buo ang pamilyang pinili ng Diyos para sa amin? Ano yung pwede kong magawa? Ano yung maiaambag ko? Ano yung maitutulong ko upang hindi kami magkawatak-watak? Hindi kami magkakanya-kanya. Nang ang pinangarap ng Diyos, ang pinili ng Diyos, at ang pinagsikapang itaguyod ng aming mga magulang ay hindi mauubos at hahantong sa wala. Hingin po natin sa Panginoon na sana tulad ni Jose sa unang pagbasa, magawa natin ang mabuti at nararapat para sa pamilyang pinili niya. At nawa, ang pinili ng Panginoon para sa atin ay pipiliin ko rin na mahalin at itaguyod hanggang katapusan. Sa gayong paraan, ang kaluguran ng Diyos ay di lamang kay Jose at sa bayang Israel, kundi magpasa hanggang ngayon sa atin at sa ating angkan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang isang pamilya at komunidad sa pagdiriwang ng mga misteryo ng ating kaligtasan. Dumulog tayo sa Panginoon at ang ating tugon sa bawat kahilingan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag naway, maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan, nalalaman ng panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Yaong mga namayapa naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Patuloy po nating ipagdasal ang kagalingan ng mga may sakit, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang tagumpay ng ating mga mahal sa buhay na nakikipagsapalaran, lalong-lalo na malayo sa ating piling, para sa lahat ng mga may kaarawan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Kasihan mo po ng kaligtasan at maayos na kalagayan ang lahat ng apektado ng patuloy na pag-ulan at bagyo, lalo na ang mga naghahanap buhay sa lansangan, ang mga naglalakbay, ang mga walang tirahan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Basbasan mo po ang bawat pamilyang may bahid di pagkakasundo, nababalot ng takot at di pagkakaunawaan. Naway muling mabigyan ng lahat ang pagkakataon ng pagkauusap, pagpapatawaran at magandang pagsusunuran.
Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga personal at mga pamilyang kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, sadyang napakahalaga sa iyo ang mag-anak. Kaya't nang si Jesus na iyong anak ay magkatawang tao, minarapat mong mabuo ang banal na pamilya at siya'y naging bahagi ng pamilya ng mga mamamayan. Kami rin nawa na kanyang pinapahalagahan ay magpahalaga sa pamilyang pinili mo upang ito ang aming piliing mahalin, itaguyod, patawarin at tanggapin. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalang sa iyong nahambana katulad ng alimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihahain naming gumugunita kay San Benaventura, upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Hinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa blag, sa
sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose, ang kabayak ng kanyang puso. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa iisang Panginoon, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit na sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahin namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tayo'y pamilya ng Diyos. Kapatid natin ang Poong Nazareno, iisa ang ating Ama. Sa atin nawa mamutawi at maranasan ang makalangit na kapayapaan na ihahatid natin sa iba. Peace be with you. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nagawagta sa mga salasa. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siyang hangad ay ating magandang pagsusunuran. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan na tugon ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawan at dugo ni Jesucristo na nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, July 16, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Carmel. Ang lahat po ng nagsusuot ng kanyang scapulario, the brown scapular, at mga nagbabalak pong magsuot nito ay hinihikayat na pabasbasan ang scapulario at tayo mismo na magsusuot nito bilang karangas para sa kalangalan ng ating mahal na ina, ang Mahal na Birhen ng Carmel. At hinihikayat po ang lahat kung maaari na bago po tayo maghiwa-hiwalay, kumpletuhin po nating awitin ang himno sa kamahal-mahalang pong Nazareno. Napapansin ko po kasi na pagkatapos ng basbas, sibat agad nag-uunahan, may lakad. So, itinaas na po at kinilala ang ating dambana bilang pambansang dambana ng itim na Nazareno. Bilang pasasalamat sa Panginoon, sikapin ho natin na isa sa puso natin ang debosyong ito at ipapahayag natin ng buong sigla sa pag-awit ang pananampalataya sa Kanya. Kaya mamaya po, sabay-sabay tayong aawit, walang uwian muna sa pag-awit ng himno sa Mahal na Poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ating tanggapin at baunin ang pagpapalang mula sa Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga larawan, mga pangalan, at ang buong pamilyang kanilang inihaharap sa iyo na di namin kasama ngayon dala ng iba't ibang kadahilanan. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patatagin ang pamilyang minahal ng Diyos para sa atin. Salamat sa Diyos. Diyos. Sabay-sabay, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Happy weekend po sa ating lahat.